everyone! Yorobun, annyeonghaseyo! Again and again, welcome to my kitchen, welcome to my YouTube channel. Lahat po kayo, welcome manood sa aking YouTube channel. Today, hindi po tayo magluluto, pero may gagawin po tayo. Ang gagawin natin is yung musengche. Alam ko po, magugustuhan ninyo yung ating musengche. Lahat ng mga mahilig sa Korean foods at yung mga gustong gumawa ng Korean foods, panoorin nyo po ang ating gagawin today. Hindi po siya mahirap. Hindi po tayo magluluto, gagawin po lang natin siya. Kaya sana po guys, samahan mo ako mula sa umpisa hanggang sa dulo ng ating video today. Kaya kung nanonood ka at hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre please subscribe and click the button na po para makasama kita sa journey ng aking YouTube channel. Tara na, umpisa na natin ang ating musengche. Okay, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kapag gumagawa tayo ng musengche, kailangan po yung radish natin is masarap. Yun po. Dapat po masarap yung radish natin para yung musengche natin is masarap din. Dito sa Korea, kapag winter talaga, masarap yung radish. Katulad niyan, this November, gumagawa sila ng kimchi. Dahil panahon ng radish, panahon ng pechay, panahon ng kimchi, kapag start na yung November. Kaya syempre, kung nasa ibang lugar tayo, di ba yung radish, kung minsan mapait siya, tapos hindi masarap, hindi siya masabaw. Kaya, kung gusto natin gumawa ng musengche, sisiguraduhin po natin na masarap yung ating bibilhing radish. Yun lang po, and tara po, umpisahan na natin ating musengche. Yan po, uumpisahan na natin ang ating radish. So, ito galing siya sa ref. Binalot ko siya ng kitchen towel. Ngayon, bubuksan na natin. So, ayan po, lilinisin natin yan. Napaka-fresh po yan. Binili ko siya sa supermarket. So, ayan po, lilinisin natin ang ating radish. Ayan po. Kailangan linisin natin ng maayos yan. Pagkatapos, babalatan natin siya. So, ayan. Tanggalin natin ang yung balat. 1 kilo yung ating radish. 1 kilo po siya. Yan. Kailangan linisin natin yan ng mabuti. Ayan po. Kapag winter, masarap po yung radish dito. Madalas kapag November, masarap yung radish. So, ayan. Na po ang ating radish. Next, ang gagawin naman natin, slice natin yung ating radish. Dahil malaki siya, kailangan slice natin siya. Ayan, gagawin ko siyang apat. Ayan. So, ayan po, i-grind na natin ang ating radish. Ganyan po. Ayan po, kapag gumamit tayo ng slicer, ayan po ang magiging itsura niya. Ayan po. Okay. Kapag wala po tayong slicer, pwede po tayong gumamit lang ng kutsilyo. Katulad nito. Yan. Kailangan manipis lang siya. Sample lang naman po. Pero mamaya, slice ko na lahat yan.
Tapos, ganito po yan. Ganito po yung pagka-slice. Ganito po yan. Kailangan pinong-pino po siya. So, ayan. Pakita ko lang din po sa inyo. Medyo mas makapal po ito ng konti kaysa sa ginamitan natin ng slicer. Ayan po ang ating radish na na-slice. Mag-iingat po tayo kapag gumagamit tayo ng slicer. Kaya tingnan nyo po, nasugatan na si Gracia. Oh, yeah! Hindi po ako sanay gumamit dun. Pinakita ko lang po sa inyo. So, ayan po ang ating radish. So, umpisahan na natin. Ibabad natin ito sa tubig. Ayan po, maglalagay tayo ng tubig. Pwede na po yan. Buyang nga pa. Ang gagawin po natin, yung ating tubig, maglalagay tayo mga 1/4 na asin. Pakita ko po sa inyo, 1/4. One kilo radish, and then 1/4 na big salt. Ayan. So, kailangan po tunawin natin ito. Kapag alam natin na tunaw na yung asin, ilalagay natin yung ating in-slice na radish. Ibababad natin siya dito. Ayan. So, ayan, may kaunti pang asin. Kailangan matunaw siya. So, ayan. Next, ang gagawin natin, ilalagay natin yung ating radish. So, ayan. Ibabad lang natin siya ng ilang minutes. Dapat pala malaki yung ginamit natin ano, yung stainless na bowl. Pwede na yan. So, ayan. So, hintayin lang natin siya ng ilang minutes. Mga 5 minutes siguro pwede na yan. Okay, after 5 minutes, pwede na natin siyang hanguin. Alisin natin siya sa may tubig. Pakita ko sa inyo. So, ayan po. Ganyan po yung ating gagawin. And then next, hintay natin mawala yung kanyang tubig. So, dahan-dahan lang din po tayo sa paghawak ng ating radish dahil hindi po maganda yung sobrang paghawak. Ayan po, hintayin po natin yan. Ayan po ang ating radish. So, ayan po yung tubig niya. Itatapon natin yan mamaya. Okay, hintayin natin muna yan. So, ayan po, kailangan natin ang ating ayan po, hinanda ko na yung ating red pepper powder, 5 tablespoon, and then yung ating spicy red pepper powder, 1 tablespoon, 1/2 tablespoon na garlic, dinurog na po yan, binlend ko siya. Yung ating vinegar, kailangan po may vinegar tayo, 5 tablespoon. Kung may ginger po kayo, pwede nyo siyang slice, kaya lang wala po akong ginger sa bahay, kaya yan lang po,
ginger powder ang ating gagamitin. Ito naman po yung ating patis, anchovy, dito sa Korea, tinatawag na egg chot. 5 tablespoons din yan. Maglalagay din po tayo ng 1/2 tablespoon na salt. Ayan po ang ating sugar. Naubusan tayo ng white sugar, kaya may halo siyang kaunting brown sugar. Pwede po yan. Ang mahalaga, sugar siya. Ayan po yung ating spring onion leaves. Inislice ko na siya. So, ayan po ang lahat ng kakailanganin natin para makagawa tayo ng musengche. Okay, sa lahat po ng mga gustong gumawa ng musengche, ayan po, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya gagawin. Hindi po siya mahirap gawin. Kaya kung meron kayong radish na mabibili, bili na kayo sa palengke. Ayan po. So, wala na siyang tubig. Ngayon, ang gagawin ko po is maglalagay tayo ng kaunting salt uli, yung 1/2 tablespoon. Kanina po yung tubig natin at saka yung salt, kaya natin siya binabad para mawala lang yung kanyang pagka, ano yun, yung mapait siya. Mapait kasi yung radish. And then, maglalagay po tayo ng sugar. Ayan. Sugar at saka salt. Paghalu-haluin natin siya. Ayan po. Masarap po ito ilagay sa bibimbap. And then, kapag naihalo na natin siya, pwede po tayong maglagay ng vinegar. Ito po yung 5 tablespoon na vinegar. And then next, yung ating patis. So, ayan po. Kapag nagawa nyo na, pwede nyo naman pong tikman kung maalat or matabang. Next, ang ilalagay po natin is yung red pepper powder. Huwag mo munang ibuhos lahat. Pero ito, ilalagay na natin yung spicy. Kapag ka nagawa na siya, kulang yung kulay niya, nasa tingin ninyo, gusto nyong mas spicy pa, dagdagan nyo lang yung inyong red pepper powder. Yung iba, naglalagay ng alamang. So, depende po sa inyo kung gusto nyo maglagay ng alamang. Pero ako, hindi na po ako maglalagay. Tapos, ilalagay natin yung ginger. Tapos, yung garlic. Dahan-dahan lang po sa pagmamassage ng ating radish. Dahil kulang po yung kulay niya, so depende po sa inyo, mas gusto ko na marami yung red pepper powder, mas buhay yung kulay niya, mas masarap. So ganyan lang po kadali ang gumawa ng musengche. Maglalagay din po tayo ng kaunting MSG. Yung iba, hindi naglalagay. Pero tayo, maglalagay tayo. Kaunti lang po. So, yan po. Tapos na po ang ating musengche. Ipaghalu-haluin lang naman. So, ayan po. Natapos na po ang ating musengche. Tikman po natin siya kung
matabang, maalat. Kapag maalat, dagdagan lang ng konting sugar at saka kung meron pa kayong kaunting radish, man natin. Tamang-tama lang. Yung binigay ko sa inyo na measurement na sangkap, para sa akin tama lang yun. So, ayan po. Tingnan nyo naman po. Mamaya yan, or ilang oras yan, magtutubig po yan. Ayan po ang ating musingche. Okay, tapos na po ang ating musingche. Ayan po. Ayan po. Sana po nagustuhan ninyo ang ating musingche. Mag-pride lang kayo ng itlog, tapos ito lang kanin. Sold na ang inyong tiyan. So, ayan po, makikita natin sa ating musingche yung sabaw. Ayan, magkakaroon po ng sabaw yan. Natural lang yan. So, ayan po, ilalagay na natin siya sa ating lagayan. Lalagay na natin yan sa rep. Ayan po ang ating musingche. Nakagawa tayo ng 1 kilo. Ayan, puno po yung ating lagayan. Exact na exact siya. Ayan, bukas natin kakainin yan. Masarap yan. Kailangan 1 araw nasa rep siya. Okay po, isa pa pong advice na maibibigay ko. Kapag gumawa po tayo ng musingche, kailangan huwag po natin ilagay kaagad sa rep. Katulad po halimbawa dyan sa Pilipinas, dahil mainit yung panahon, kung hapon po natin siya ginawa, bago po tayo matulog gabi, mga 3 to 4 hours, ilagay po natin sa labas muna. Ngayon, bago po tayo matutulog, tsaka natin siya ilagay sa rep. Tapos, kinabukasan, masarap na po siya. Pwede na po siyang kainin. Even kapag tapos na natin ginawa, makakain naman natin siya. Kaya lang, mas masarap po yung hintay natin siya na ilang oras. Yun po ang dapat natin gawin para mas malasahan natin ng mabuti yung ating musingche. Yun po. Thank you po, guys. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanood ng ating video today. Nagustuhan niyo po ba ang ating musingche? May natutunan po ba kayo? Kung nagustuhan po ninyo at may natutunan kayo, please mag-like na po kayo. At sa lahat ng mga nakapanood ng aking video today na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the button na po para po makasama kita at mapanood mo lahat ng ating mga videong bagong i-upload. And thank you po sa inyong lahat. God bless you po. Sana po huwag po kayong magsawa ng ating video. At sana po abang bago video po upload. Maraming po. God bless you po. Thank you.